Back here at home, various groups began their week-long protest against the Philippine government's alleged inaction over rising fuel prices. The protest comes as the big-time oil price hike took effect today, marking the 11th straight week of increases. Groups of protesters, composed of public utility vehicle drivers and operators, vowed to continue calling out the government until it rolls out more measures that will help alleviate their burden. Among their demands, suspension of excise taxes on fuel. But the finance department thumbs down this proposal. Malaki po ang mawawala sa ating kaban o sa ating pera sa treasury pag ginawa po natin yan. Ang pinopropose po natin, imbis po na suspindihin natin overall, magbigay po tayo ng targeted support. Pag overall, sinuspindi po natin lahat, yung excise tax, including yung VAT on excise tax ng lahat ng klase po ng fuel, mawawalan po tayo ng 138.8 billion in one year or 0.6% of our GDP. Yung tax reform o yung train law na ating ipinasa noong 2016 hanggang na sa succeeding years, ang gusto po sana nating mangyari ay yung mas mahihirap, sila po ang nakaka-benefit sa taxes at po yung mas mayayaman, kaya po excise taxes, kung sino yung mas kumukonsumo ng mas marami, sila yung magbabayad ng mas malaki.